Hello po mga tropa peeps, kumusta? Welcome nga po pala sa aming channel. Ngayon nga po pala magluluto tayo ng papaitan. So may nabili po ako ritong mga pieces na pangpapaitan po galing sa baka. So hinuhugasan ko na po siya. Then lalagay ko po siya sa pressure cooker. Palalambutin natin doon bago natin hiwa-hiwain. So let's go, samahan niyo po ako. So, ito na po yung mga karne natin na laman loob. Ipo-pressure cooker ko muna po siya na mga 20 minutes. And then, later po, hihiwain natin siya pag ready na. So, bago ko po takpan, lalagyan ko rin ng isang pirasong tanglad yung ating karne para po medyo mawala yung amoy niya. Para naman po sa ibang ingredients, gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, luya, and gagamit din po ako ng isang tabanos. Magiging po siyang extender natin. So, dadami po yung ating papaitan. So guys, kung mahilig nga po pala kayo sa mga kagaya nitong content ko, baka pwede naman po makahingi ng suporta, pa-subscribe na din po sa aming channel, and hit the bell icon na rin po. Yun lang po, maraming salamat. So 25 minutes na po kumukulo yung ating karne. Isi-save lang po natin. So check na po natin yung karne. Yan, nalambot na po niya. So ang gagawin naman po natin is tatapon na po natin yung sabaw nito. And then i-cool down po muna natin yung karne ng mga ilang minuto para po mahiwa natin siya. Mga tropa peeps, medyo nag-cool down na po yung ating laman loob. Nihiwa ko na po siya. So ganito lang po siguro, pero iba-iba rin po ng style yan. Yan. So hiwain ko lang din po siya ng medyo pahaba. So umpisahan ko na po ang pagigisa. Unahin ko po ang luya. Halo-halo lang din po. Next ko na po ang bawang. Sunod ko na rin po ang sibuyas. Next ko na rin po yung labanos. Then halo-halo lang din po. So tatakpo ko po muna to, siguro mga 3 minutes, balikan natin. Hinaan ko lang din yung apoy niya. Medyo half cook na po yung ating labanos. Ilagay na po natin siya ng tubig. So para sa akin po, yung ganitong dami ng tubig is tama-tama lang po. Then, ilalagay ko na rin po yung ating karne.
So hindi ko na po ginisa yung ating karne kasi luto na po siya. Kung ang luto po natin dito yung parang half na po lulang, yan, pwede po natin ginisa. So isi-simmer ko lang po siguro ito ng 5 to 7 minutes, then mamaya po timplahan natin. So nagsisimmer na po siya ng mga 5 minutes. Next naman po is titimplahan na natin siya. Ilalagay po ako ng isang beef cubes and paminta. Ilalagay din po ako ng patis. So ilalagay ko na rin po yung pampapait. So ilalagay ko po muna isang kutsara po muna. So paglalagay po niyan eh dahan-dahan kasi baka mamaya masobrahan po ng pait eh hindi na po masarap kainin. Then saka po natin titikman, then according na rin din po sa panlasa natin kung gaano po kapait ang gusto natin na lasa sa ating papaitan. So bali pang nilagay kong pampapait lahat-lahat eh tatlong kutsara po. Nag-adjust na po ako kanina nung off video. So isa po sa final ingredients natin ay yung ating pampaasin. Then halo-halo lang din po. So okay na po yung asin ng ating papaitan at yung pait, nag-aagaw na po siya. So para po sa ating final ingredient, ang ating siling pansigang. So mga 1 minute po, ready na ang ating papaitan. Ready to serve. Yummy! Enjoy! Mga peeps, tikman ko na po ang ating papaitan. Yan. Okay na po siguro yan. Teka, tikman natin. Masarap po ito pag maanghang. Kasi masarap kainin yung mga exotic food kagaya nito, maanghang. Nalo. So guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo yung video. Yung ginawa po namin papaitan is version lang din po namin yon. So ang original po talaga yung Ilocano dish. Siyempre mas the best po yun. So kung nag-enjoy po kayo sa panonood and bago ka lang po sa aming channel, baka gusto nyo naman po mag-subscribe and hit the bell icon na rin po para po support sa aming channel. Yun lang po, maraming salamat. Ingat po tayo palagi. God bless, bye-bye. Ingat!